Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Live from Lupusug Empire versus Queen Helen Abdurajak Elizabeth III, June 11, 2022. Good morning sa ating tagapakinig all over the world at sa ating mga OFW na nagaantay sa ating daily imperial broadcast. Magandang umaga din mula apari hanggang hulo. Lahat po tayong nakikinig sa ating programa ng pangkapayapaan at kaunlaran. Talagang a challenge is a challenge, and day by day is a process of outsmarting the trials, the tribulations that we are facing. Now, marami ang tumawag kung anong mangyari kasi nakaupo na ang presidente. Tuloy ang ating buhay, tuloy ang ating implementasyon ng peace, defense, economic development, healthcare and learning program, and renewable energy. Binabati namin yung aming mga pamilya sa iba't ibang bansa, lalo na yung ating royal family na talagang nakiisa sa ating economic program para sa ating maliliit na mga kababayan at dito sa lupang pangako, sa lupa ng ating sambayan ng Maharlika. Magsama-sama po tayo. Let's help one another para hindi mawalan ng pag-asa ang ating mga kababayan. We must not stop praying. We must continue praying for the safety and security ng bawat isa. Mananalo tayo. Huwag kayong mag-alala. Walang makakapigil dahil walang makaka-stop sa atin dahil ang kakampi natin ay ang Diyos Ama, ang Allah. Marami na dyan, no? Marami na talagang nakipaglaban sa ngalan ng soberenya. Pero hindi nila makuha dahil tinatawag nga natin the living pasye, the prima pasye, the living witness. Wala po sila noon, meron tayo. Kaya nga, hindi tayo natitinag, hindi tayo nagkakaroon ng agam-agam dahil tayo mismong liderato ay may angkop na kakayahan para ipagtanggol ang sambayan ng Maharlika. Diyan tayo po nananalo, and we will be continue winning for the sake of the poor people of this motherland. Simple lang ang aking pananaw. Kapag may laban, kapag may karapatan, talagang ipagtanggol, ipaglaban ang ating maliliit na mga kasama na siya dapat ang mangunguna sa benepisyo ng lahat ng pera na iniwan ng mga lolo. May mga pulisiya, may mga struktura, may mga sinasabi silang sundin na batas. Pero isa lang ang masabi ko, huwag na huwag ninyong pakialaman ang aking ginawa. At kung iyan ay na-mess out na ninyo, kailangan ninyong ayusin kaagad. May problema po kayo, pero ako, I am just facing it calmly because I know what I am doing. For many months, nandito ako sa aking trabaho, no? Talagang nandito ako sa pusod ng giyera, araw-gabi nagbabantay ng inyong mga ginagawang programa na talagang to put chaos, to be able to cover yung itong tinatawag nating economic collapse. Kaya nga, kailangan nating magmatyag, kailangan nating magkaisa, kailangan natin sama-sama nating harapin ang bawat hamon ng kapalaran. Yan ay galing sa outside o yan ay galing sa inside o galing mismo sa ating mga isipan dahil hindi pa buo ang iba sa misyon na ito. Marami pang mga tanong, marami pang agam-agam sila, marami pa silang mga tinatawag ng mga questionable kasi nga hindi sila katulad ng ating mga kasama na isang tingin lang dahil siyempre, alam nila na matagal na nila hinanap ang dulo, ang may-ari ng soberenya. Ang pinakadulo po natin ay ang Diyos Ama, ang Allah. Kaya nga ngayong mga grabe na nag-aalipusta, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Do not lose your hope.
If you are with God, with Allah, no one can stop you. Hindi nila kaya tayong abusuhin sa pananalita. Hindi nila tayo dapat yung tinatawag natin, huwag tayong papa-apekto sa kanilang mga sinasabi. Congratulations sa inyo, Jason, and kapatid na Roland sa Tanawan, Batangas. You are doing it right. You are doing well. Kaharapin lang natin kung sila ay magtanong, harapin din. Kung sila ay gusto magbatikos, harapin din natin. Pero dahan-dahan tayo kasi alam natin na iyan, kapag sinantik mo ng salita, parang bulkan yan sila. Pero tayo, kahit anong gawin nila, simple lang ang kasagutan na ibibigay nila. Meron ba kayong track record? Meron ba kayong plataforma? O kayo nangungulekta lamang at binabato nyo pa sa akin sa ngayon, sa kay King and Queen na kami ang nangungulekta? Ngayon, pakiusap, lahat ng mga nagkumukuha ng pera at ginagamit ang mukha ng dalawang royal couple, no, si King and Queen, eh talagang isumitin nyo sa akin kasi para malalaman natin. Kaya maganda yung nangyayari dyan sa group chat na nababantayan ninyo, nakokorek ninyo, navavalidate ninyo, at nakikita ninyo talaga kung iyan ay galing sa akin o galing sa kanila. The Tri-Media has supported this mission in the right concept, in the right perspective of the implementation of peace, defense, economic development, healthcare and learning program, and renewable energy, lalong-lalo na ang Ligwasan Mars. No? So, dyan, yan ay malaking panalo na natin. Kaya kahit sabihin na nila, sila ang may titulo, sila ang may karapatan. Ang may karapatan ay ang sultanato, ang sultan ng Maguindanao, na yan mismo ang anak ni Raja Sulaiman, ni Ama Pandala Pasandalan. Yan mismo si Sultan Kayulawan Pandala Pasandalan, na iyang teritoryo na iyan ay pirmado, selyado, dokumento na iniwan sa amin ni Raja Muhammad Gamar Mamay, Hassan Abdul Rajak, Sharif Al-Sultan Gamar bin Abdul Gapar, Jamalul Kiram III. Meron po yan mga tinatawag natin patutuo. Kaya kayo, kumo nakita na ninyo na hindi ninyo kami kayang kalabanin, ang mas masakit na ginawa ninyo ay kinopya ninyo ang aming mukha, pinakialaman ninyo ang aming identity, at kayo ang nakipagkontraba mismo sa opisina ng presidente. Booking po kayo, ha? Kahit anong gawin ninyong pagtakip. Kung ako sa inyo, amend yourself. Makiusap na kayo sa tama, hindi yung nananabla kayo. Kasi siyempre, kumo magkahawig, ang magkamukha, ang magkapatid, alam ninyo masakit din kay Queen na sabihin ninyo, walang talo tayo. Kasi pareho, kung talong isa, panalo yung isa, kayo ay namamangka sa dalawang ilog. Diyan natin nakikita, mas pinaburan ninyo yung tinatawag nating mali ang inyong pananaw, mali ang inyong kinampihan, dahil wala po tayong pinaparinggan. Pero yan ang mali na sistema, ika nga. Dahil akala ninyo kasi si Queen ay hindi mananalo. Si Queen hanggang dyan lang. Diba naririnig ko kayo lahat? Magpahanggang ngayon. Alam ninyo si Taning, talagang sinusubukan. Biro mo, marinig ko harap-harapan. Huwag kayong mag-alala, ang masunod si King. So, siyempre, yan ang platform, yan ang inculcation ninyo sa isip ng hari. Siyempre, natural, pag nanalo ang hari, panalo din yung kanyang kapatid na nagsusulsul. At kayong mga nasa paligid na inuutusan, na binayaran, maghanda din kayo. Dahil bawat kibot ng inyong mata, si Queen may mata na hindi ninyo nakikita. Alam ko rin. Kasi matagal nyo nang ginagawa. Matagal nyo na kaming pinapailalim na trabaho. Kaya nga siyempre, natural, hindi lang ako basta-basta
Gawin ko muna lahat at merong pruweba at meron akong nakikita na hindi tama, pero isa lang ang sabi ko sa inyo. I would want you to know that I know. Diba, masakit yan sa inyo? Remember, remember as always, this mission is not mine alone. This is Allah's mission. This is God's mission. We are just implementing the divine mandate. The divine obligation of king and queen is to protect the entire sovereign people and the entire motherland. That is the Maharlika Kingdom of God, Lupusug Empire, which is federated by the new governance of the entire world, which is the Federal Republic of Lupusug. At ito ang kainaman, ang perlas ng silanganan ay ang Royal Imperial Lupusug Islamic United Kingdom of Sulu and North Borneo. United, that means lahat Kristiyano, Muslim, tribo ay nagkaisa. Kaya dito natin makita, marami nang lumantad na hari at reyna, nagpapakorona. Pero isang bagay lang ang masabi ko, go ahead by all means, go ahead, lahat kayo. Kasi kung gusto ninyo kayo ang hari at reyna, magserbisyo publiko po kayo. Ibig sabihin, you go back to the roots of service. Doon kayo sa maliliit na tao. Hindi lamang yung kayo ay nagpipresenta na hari sa iba't ibang bansa, subalit hindi nyo naman na ipakita sa mga kinunan ninyong investor, ng mga taon, kinunan ninyo ng pera, wala naman kayong maipakita na result ng inyong trabaho. Di ba masakit yun? Tapos ako ang binabatuhan ninyo, si Radya ang binabatuhan ninyo, pero kayo nakakuha na ng mga pundo. Ang sakit lang po at kami ang binabanatan. Legal po ang Imperial Federation of Farmers and Fishermen in Mindanao and Palawan. Iyan ay programa mismo. That is the program of the King and Queen. Now, kung sino man ang nagsabotahe po, lumantad na kayo. Kasi ibig sabihin yan, merong dahilan at gusto ko lang malaman kung anong ginawa ninyo. Diyan natin makikita. Please, because I know and I have the track record and I have the paper trail to really have to litigate each and everyone, lalo na yung kapatid na nagnakaw ng identity namin. Kasi, booking na po eh, kahit anong gawin ninyong pagtakip, no? Kasi, unang-una, kunchaba is kunchaba. Conspiracia is the highest form of criminal act all over the globe. Kaya nga maraming naaaresto, tandaan nyo yan, no? Sa panahon natin. This is the new generation, lalo na sa financial, sa finance. And I thank our elders that recognizes that the new generation of finance, the new generation of global financial system has been installed and has been proclaimed, and that is the QE329 as backed up by the QE369. It is a very, talagang napakagandang nangyari dahil yan ay nakikita na ng buong mundo. Remember, this is blessed by Allah, by God, and I thank my brother who really burned his energy day and night against all odds, against sa mga tinatawag natin detractors, pero he stands tall to continue working. Talagang ipinakita mo, kapatid, ang iyong kakayahan para tulungan ang sambayan ng Maharlika. You won, nanalo ka. Pabayaan mo yung mga sinasabi nila at ako ay nandito para itaguyod lahat sa militar, sa gobyerno, sa kongreso, sa senado, lahat po iyan ay inaatupag at inaayos araw-gabi ni Queen Maria Helen P. Abdurrazak. Diyan nakita na ninyo ha? This is the mission that God has given me to defend the poor, to defend yung mga inaapi talaga, yung mga talagang inaalipusta, lahat iyan. Kaya
Tama yung ginagawa ninyo dyan na nililista ninyo yung mga nanbubuli sa Facebook, sa YouTube. Kasi sinabi ko nga sa inyo, the new generation of leadership has been given to us. Not to them, but to us. Kaya dito, inis na inis yan sila kapag nakikita nilang nakangiti si Queen. At iyan ay ngiting tagumpay na hindi nila kailanman makukuha dahil maraming beses na nilang sinuyod ang buong sambayanan just really to refute, to dispute, and to put us into silence dahil gusto nila sila ang manalo. Ngayon, merong mga tinatawag natin blockers to the top level. Kayo ha, pag kayo'y natiklo, huwag kayong manisi, huwag nyo akong sisisihin. Kasi ako nakikita ko, being gifted with the wisdom that God has given in me, ay talagang gumagana po iyan. Simple lang ako magtrabaho. Tinitingnan ko, harap, likod, tagiliran, at kung meron, ihintay ako ng isa pang pagkakataon na kayo ay magbago. Remember, maraming bayaran, milyones ang nilalabas ng kalaban para kumuha ng testamento, para bantayan, para magmanman, para makinig mismo sa aking kausap, sa aking usapin, at kung anuman. Dito makita ninyo. Kaya nga kayong nakikinig. Huwag naman kayo gumawa ng hindi dapat. You listen to me, you ask to me, but to yung tinatawag natin, maglagay kayo ng mga gadgets just really to provoke me, ay talagang kayo din mismo ay matatalo. Ang konsyensya ninyo, you can never face me straight. Yan lang ang masabi ko sa inyo. God will always defend me. The Lord will always protect me and the Raja and each and everyone inside the key system, the key program that Allah has prepared for the implementation of peace and prosperity into this land of promise. Marami tayong mga tinatawag na babantayan. Lalo na nandiyan na ang ating grasya, lalo nakita na nila na tayo nga ito at nalaman na nila na hindi na sila makapalag dahil nabawi ko ang akin, na ipaglaban ko ang akin na para sa inyo. Yan ang titingnan ninyo ha. Hindi ito basta sabi-sabi. So ngayon babalian na naman nila ako ng isang pakpak, pero isa lang ang masabi ko. Kunin na ninyo lahat ang gusto ninyo. Yung mga taong nababayaran, kunin ninyo. Basta ang sa akin, pag kayo ay tumaliwas at nakitaan kayo, ito ang pinaka-final na direksyon na binigay ko sa inyo. If you do this, you are the loser, not me. Because I have already put up into the world and I thank the Lord that binibigyan niya ako ng lakas ng loob kada umaga dito sa ating Imperial Broadcast. Kasi nakikita na nila ang two sides of the coin, the light and the dark, the truth and the lie. Dito nakikita ninyong equation, ang timbangan ng mahal na ina, the Blessed Mother, Mama Mary, Siti Mariam, iisa lang po iyan. Kaya nga dito pinag-blend natin ang Kristiyano at Muslim. Queen is a Christian by heart and Islam by blood. But I have to protect and respect each one's religion and diyan tayo mananalo. Diyan tayo magkakaisa. Respeto sa respeto. Huwag tayong magbigay ng hindi dapat at hindi karapat-dapat sa iisang may paniniwala. Kaya nga nirerespeto natin. Hindi tayo basta-basta nambubuli. Hindi tayo basta-basta umaakusa. Give them the chance. Ipaglaban din nila iyan. Pinaglalaban din nila yung anong paniniwala nila. Mismo nga ISIS lumalaban. Kaya nga pumapatay sila. Kasi nakaukit sa kanila na pag nakapatay sila, diretso sa langit. Yan, you can give that as a rebuttal. You can be an example to them. Sila na buhay sa dilim. Sila nagtatago.
tayo lumalantad. Kaya nga yung mga nagsasabi nagtatago ako, kayo ang magtago at kayo ay hahabulin dahil kayo ay sumama sa mga liderato na umangkin at kumuha ng aking testamento at ng aking identity. Dito ninyo makita ngayon kung gaano kasakit yan. Yan si Queen. Bakit ko nilalantad ang aking mukha? Bakit ko nilalantad ang aking sarili? Dahil yan ang kailangan. We need a leader of today that could really help sustain the operation of giving the peace and prosperity to each and everyone that had really suffered for many, many years because of the conspiracy, because of their program to enslave tayo. Tayong aalipinin nila eh. Tayo yung gusto nilang mawala. Tayo yung gusto nilang maging kanilang tagapaggawa ng kagustuhan nila. At sila yung kilalanin na hari at reyna. Kaya nga dito nakita ninyo, napakagandang umaga po, no? Dahil alam ko, wala na kayong ginawa kundi mag-antay sa aking pananalita. Maraming salamat po sa inyong kada umaga sa pagkape at pandesal. O minsan wala ng kape, pandesal dahil walang pambili. Pero nabubusog kayo dahil nandito si Queen, ipahayag sa inyo na may pag-asa tayo. Meron tayong inaantay na grasya. Sila pag kinontinue nila yung pagharang, disgrasya. Kasi kahit baliktarin nila, i-destroy nila yung sistema, sila ang mawawalan. Dahil alam ng lahat ng liderato ng buong mundo na si Queen ang umayos ng bagong sistema. Dito tayo nakikita na ng ating mga lolo. So we are being blessed. We are being given the chances to really move forward, to really do something for the new generation. Kaya nga, bagong mukha, bagong hugis ng mundo sa tunay na kapayapaan at kaunlaran. Iyan ang target natin. Tunay na pagkakaisa, tunay na kapatiran, tunay na samahan. Diyan tayo. Dapat diyan ang talagang ibuklod-buklod natin. Kaya nga, I am strengthening the economic program that I have. Sinabi ko sa inyo noon, mula noon, ako ay negosyante. Kaya nga, nasusurvive ko itong programa ko dahil sa aking economic program. Ngayon, talagang hanapan niyo ako ng dokumento, sinabi kong iayos, at ako'y pinapahiya ninyo, nasa inyo din yan, dahil dyan matutuntun ko rin kayo. Kaya nga dito natin nakikita, napakaganda. Kasi, ilang taon ako nasa bundok, nakikipaglaban para bumalik kayo sa kapatagan. Pero, binigo niyo ako, mas kinampihan ninyo ang mga programmers na yun mismo nagpapatay sa inyo. Nasa inyo yan, pero nailantad pa rin kung sino ang naging kasabwat ninyo dahil angkop lamang na malaman ng sambayanan. Dahil ang palaging sinisisi ninyo ay ang mga walang edukasyon na mga Muslim sa Mindanao, sa Sulu, Palawan. Dito nakita na ninyo. Sila mismo nagpapaaway. Sila mismo nagbibigay ng sigalot para walang eskwelahan, walang estudyante na mag-aral. Sila mismo ang gumagawa ng sistema para hindi mabuhay ang mga tao at i-continue i-brand ng mga ISIS. Biro mo nagtanim na pagdating ng harvest operation at sila mag-harvest ng maes, ng rice, ng mga prutas, tama ba iyan? Napakagaling. At iyan ay programa mismo ng mga mataas na mga liderato. Ginugutom nila ang mga tao. Lalo na itong COVID. This is a form of suppression and oppression. Severe. Dahil, kumbaga, biro mo may sipon ka lang, may ubo ka lang. Pagdating mo ng ospital, napaka-ano mo pa, strong. Pagdating doon, na COVID na. Because they can do it.
kaya nilang gawin ang gusto nila dahil sila ang mga hari. No, hanggang ngayon, kahapon, na-expose natin na yung Imperial Task Force na almost 10,000 na ginamit na listahan. Hahanapin ko yan, Abulcair Kapatagan, marami ka na palang pera. Ni Jam Julion, bakit ka sumama kay Eduardo de la Cruz? Kayo, Abulcair, bakit mas pinaniwalaan ninyo? Dahil kay Maria Aurora Busoy Marcos, kinuha nila lahat yung aking testamento, yung account na ipinigkatiwala sa akin na pinasuli ko kay Kaka Eduardo de la Cruz. Ginamit nila, nandiyan kay Jane Cathedral, na patunayan na natin na yan ang nilalako niya sa mga gobernador, sa congressman, sa mayor at kung sino mang may pera na siya ang may-ari at hindi. Iyan ay dapat ilaro. Sumpa ang abutin ninyo. That is an holy asset. That is not to be na ilalako mo at ipakita na ikaw ang reyna o ikaw ang may karapatan. May sumpa iyan. Hanggang sa angkan ninyo, tatamaan iyan. Because that is not yours. At hindi dapat nilalako ang mga accounts. Kung kayo ay holder, kung kayo ay talagang binigyan ni Apo ng karapatan, pumunta na kayo sa akin at aayusin natin. Remember, there is a leader to help out. And ito ako, kahit anong banggain, kahit anong gawin ninyo, I am always serving you day and night. Day and night po ang aking trabaho. Two hours, three hours, gising na po si Queen, lalo na ngayon, maraming nagsaswarm na mga operation sa ligwasan. That is my program. To protect and guard each and everyone para walang masasaktan. Kaya nga tayo pasalamat lang dahil palagi tayo ginagabayan ng ating mga lolo, ng ating mga Anghel de la Guardia at ni Mama Mary. Diyan ninyo makita. If I am not guided, if I am not protected, alam ninyo ang mission na ito, bawat hakbang, kamatayan, kabuhayan. You must be prepared for the new generation's rule. Nasa absolute monarchy po tayo. Pagbibigyan na ninyo, dahil kahit anong gawin ninyo, lumantad na ang ating inaantay. Kahit anong gawin ninyong pagharang, lulusot at lulusot si Queen Helen at si Raja Mamay. Kahit anong gawin ng pagkuha ng aming identity, the truth will set us free. Hindi niyo pa rin makuha ang aming mga fingerprints, ang aming isip at ang aming gawa. Remember that. Kahit kakampin nyo na ang buong mundo, hindi nyo pa rin masabi na panalo kayo. I had been always passing through the eye of the needle. Kaya nga sinasabi ko sa mga lolo, lakihan nyo naman po ang butas ng karayom. Mahirap kaya lagbasan ang bawat pagsubok, ang hamon ng kapalaran. Kaya nga dito sa bawat araw, hindi basta-basta si Queen. Maraming beses na ako talagang nabigyan ng pasakit. Pero kada umaga, handang-handa pa rin si Queen manalita para maintindihan ninyo. Hindi ako ang may gawa, kundi ako ay inutusan lamang ng Allah, ng Diyos Ama. Kaya nga marami sa atin naliligaw. Dahil may sarili silang reyna, may sarili silang hari, at iyan ang kanilang malaking problema dahil nagkamali sila sa pagpili. Mapalad kayo, kasi kahit anong harang nila, nasa atin ang alas. The key towards the success of this mission is kayo na naniniwala sa misyon na ito. Lalo na yung mga nakikinig na mga lolo natin, mga kuya, mga sultan, maraming salamat sa inyo. Lahat-lahat na ito
ay lagpasan natin. Nandiyan na. Diretso niyo yung programang binigay ko sa inyo. Ang pagbabago ng buong mundo ay nangyari na. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang umaga. Masalam.